Duga pa ni mag-harvest na. Karang ukura kay dali man tugutong adlaw na ano. Pero okay na po na magkuha kay among Lain na po na. Ha? Lain na sad. Hello mga buddy, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na di pa nakasubscribe at di pa nakapollow sa aking Facebook page, ayun, isubscribe na ang YouTube at follow na rin sa aking Facebook page. So for today's vlog mga buddy, ay mag-spray tayo ng Calcium Boron Max sa Agway. So last vlog natin mga buddy, recap ko lang, nag-spray din tayo noon na full yar. So, papaluapan lang natin ito ng calcium boron, buddy. So, yung full yar na ginamit natin, buddy, yan yung pangpabulaklak. Ano? Yan yung pangpabulaklak, pangpabunga. So, napagana yun, buddy, effective yun. Pero, kapag hindi natin nasuportaan yung katawan, yung ating mga tanim, so, nangangailangan siya ng calcium, no? Para masustain na yung kabigat, karami ng mga bunga. So, dapat ay mag-spray tayo ng calcium boron. So, napakahalaga nito, buddy, sa, ano, para strength ang kanyang, kung sa tao pa to, buddy, pangpalakas ng buto. So, ganyan kaganda ang ganitong produkto, buddy, calcium boron. Meron na mga bibili na mga calcium boron ng mga ibang brand, buddy. Sa Yara, ano pang mga brands dyan. Pero, pinili namin ito yung Agway kasi ito yung sa amin, nang madali lang hanapin dito sa aming lugar. Ito yung Agway, maraming stocks dito. So, meron ding iba ba din na mga granules na mga calcium boron. Pero, mas maganda ba din ay itong liquid kasi madali lang itong umepekto kasi spray mo lang na higupin ng stomata sa mga tanimong mga talong at sili. So, ayan yung calcium boron ba din. Ihalo lang natin yung alika ba din kasi mahalaga din yung insecticide. So, kung mag-spray tayo ng full yar, so, mas mainam ba di para hindi tayo mabigatan sa gastos sa nag-spray. So, samahan na lang natin ng insecticide, no? Itong ating aliya ba din, napaka-epektibo nito, subok na. So, alam nyo ng mga katalong farmers na rin dyan, mga nagugulay, kung ano ka-epektibo itong aliya ba di. So, ayan, ito yung ating sprayer ba di. Ayun. Gamit na gamit pa rin, buddy. So, sa mga mag-order dyan, no, meron akong videos dyan. Pwede niyong hanapin. Bumili ako ng knapsack sprayer na ganyan. So, kapag itong sprayer na ganito yung gagamitin natin, buddy, hindi na mapapagod kakapump yung mga taohan natin dyan sa farm, sa ating garden. So, iwas na rin sa kanilang pamaol. Ayan yung benefits, no. Mura lang ito, buddy. So, ayan, bili na kayo. So, ito yung ating view sa ating farm. Ayun, yung owner, Julius, the OFW. Pinakagwapo, matso-matso. Farm owner. So, ito yung kaniyang ambalaya, buddy. So, meron pa tong mga bunga, buddy. Binalot ng newspaper para hindi tuhugin ng fruit fly. Oh, kasi yung fruit fly, isa yun sa piste sa mga ambalaya, buddy. So, ayun, yung view sa ating farm. Ayan yung si Boss Stephen. So, tapos na siguro ito at ito ay takpan. So, huwag kalimutan, buddy, na kapag ay puno na yung tubig, ay dapat ihalo, shake by shake para mahalo yung mga medisina na nasa ilalim. So, ayun, ito yung calcium boron, buddy. Calcium boron, full year fertilizer. Pwede din ito sa kahit ano, melon. Tingnan nyo. Kalidya. Na yung pipino, na yung tomatis, karos nyo sa inyo. Pinya, o kurang grapes. Agway, calcium boron. Kisa yung technician, yung mga ng agway, kwedig? Si, pili ito. Da kung amuboon, tason. Ay, klase na po yung kulay rin. Lain na po na. Ha? Lain na sad. So, ayan mga buddy, ay nagsimula na kaming mag-spray ng calcium boron. So, iba-iba talaga yung in-spray namin dito sa aming mga talong, buddy. Kasi para makita namin kung ano yung pinaka-the best na medisina na naayon sa ating kalagayan sa ating mga talong. So, meron nga akong mga organic, buddy, yung
Kung nakita niyo yung mga ano ko urban gardening series, so gumamit tayo ng mga organic mga materials, so hindi na tayo nag-spray ng mga insecticide na nakamatay makamatay sa mga insekto. So nag-improvise tayo ng mga organic ng mga pesticide insecticides, no, para mataboy lang yung mga pesting insekto. So ayan si Junjun Bade na nag-pruning sa mga sili kasi sayang yung ano, yung medicine, yung foliar na calcium boron mapupunta lang diyan sa dahon, Bade. So dapat yung mga foliar natin, Bade, na in-spray ay dapat ay mapunta doon lahat sa kanyang mga bunga kasi pangpabunga na ito, Bade, ma-support niya yung kabigat ng bunga. Oh, ayan. Yan yung benefits, Bade. Oh. So tingnan niyo yung bunga sa sili, hitik na hitik yung mga bunga, Bade. So para ma-sustain yung mga bunga na yan sa mga Bade, kung mga bunga na yan ang marami, so nangangailangan talaga ng suporta ng calcium sa ating mga tanim. Kasi para hindi ito madaling matumba. So samot itong sili, Bade, na yung kanyang punuan ay hindi wala, no, manipis lang. So need ito ng calcium boron para makasupport sa kanyang pagbubunga. So ayan, Bade, no, yung kagandahan sa calcium boron. So yan yung ano, isa sa benefits na pag-spray ng calcium boron. Meron namang mga organic ways dito, Bade, na pwedeng tayong kumuha ng mga calcium. So for example, Bade, ay yung mga pinagamitan ng itlog, yung mga bagang niya, Bade. So pwede ito niyon ano, sa tubig ihumol. So mga paanohin tayo ng mga ilang araw at pwede natin itong idilig sa ating mga tanim. So kung meron tayong mga maraming mga stocks, Pita, Bade, mga nang meron mga poultryan, huwag natin itapon yon. So yung mga bagang, no, pwede natin itapon. Pwede yun pang ano, pang spray. Yun, spray. Pwede yung spray or ano lang, idilig. So maganda rin yun, Bade, para sa calcium sa ating mga tanim. Ayun, meron din tayo mga organic na mga nalalaman. So ayun, ano pa, Bade, yung mga malunggay, ganyan. Pwede yung mga malunggay, ibabad mo lang sa tubig. Tapos pagkalipas ng mga ilang araw, katulad din yung itlog, mga ilang araw, ay pwede na yun i-dilig sa iyong mga tanim. Meron ka rin makakuha ng mga calcium at iba pang mga benefits. So yun yung kagandahan, Bade, kapag ay organic ay yung ginagamit. So marami talaga makuha ng mga sustansya yung inyong mga tanim. Pero hindi mo mapapansin na agad-agad yung kanyang epekto. So gradually, malipas ng mga ano pa, mga ilang mga weeks pa, hindi kagaya ng mga ganito, Bade, na instant makikita mo na, mga ilang days pa ay makikita mo na yung mga results. Kung organic kasi, Bade, ay gradually binabago yung mga tanim. So hindi binibigla. So yan yung kagandahan, Bade, pag organic practices yung ating ginagamit. So nga pala, Bade, meron nga akong mga organic na ginagamit ngayon, Bade, yung ating mga urban gardening doon, no. So nag-apply lang ako ng malunggay extract. Ayun, super fertilizer daw yun, Bade. Merong vlogger diyan na urban gardener siya. At pinanood ko yung vlog niya. So ayun, pinanood ko. Effective naman yung kanyang malunggay super fertilizer. At hinaluan ko yung nakakawati leaves na organic din na pesticide. So combination na. Combination. So pwede na yung haluan pa yun ng kahit ano, Bade. Basta mabulok siya at ibabad mo lang sa tubig ng mga ilang araw. Mangingitim siya para siyang mag-aasim, Bade. Pwede ganun, haluan mo yan ng ihi. Ihi mo, ganyan. Ihi ng tao. So ayun, pang dilig niya, fertilizer rin yun, Bade, napakaganda. Meron ka ng ano, wala ka ng gastos dyan, Bade. So kabili po mo pa ng mga ganito. O tingnan nyo, Bade, ito yung dahilan, Bade, kung wala kang ano, calcium ng iyong mga tanim. Ayan, natumba yung iyong mga ano, mga tanim. At saka may butas yung iyong mga sili, mga bunga. Ayun yung diferensya, Bade. Magkaganyan talaga, Bade. Kasi meron yung mga insekto na nasa lupa na kumakain at nasisira yung mga bunga. Sayang yan, Bade, kasi puhunan tayong invest dyan. Ayun. So, spray lang tayo dito na maigi, Bade, para makapera tayo. Mabawi natin yung ating pinuhunan dito sa ating garden. So, yan si Stephen. Siya yung ating caretaker dito. So, napagaling dito. Thumbs up sa'yo, Stephen. So, yung pag-spray nga yan, Bade, ay pwede lang niyang hindi gaano
i-tutok sa ano, basta kay makababasa lang yung dahon ba day kasi yung full year ay importante dyan ay yung dahon lang. So makatikim lang yan kahit konti, pa, kahit konti lang ay epekto na yan ba day. Yan yung kagandahan sa full year fertilizer. So ayan mga ba day, please keep on watching. Sobore tulog adlaw, patay. Ito, nangulat. Nangulat noon. Ah, tunga na na. Puspos. Ang tagak ng bunga. Tagak? Mamumukay ko tagak ng bunga. Wapo pa ito sa upay ko. Ana, nangulat tulong buok ko. Ha? Tulong buok. Tulong buok lagi, mga hagbong. Siya nga niyo. Saya man, siya ka pa na. Mga hagbong. Tagak bunga. Lata. Ah, merong sakit ni. Dini nga ni sa open ninyo spray dong. Ano sa may spray din ni nganong nakuan man? Apil man ito katong tulong klase. Tulong klase. Kadtong abid, ano to? Abid og reso katong may murag isimkot. Nawa lang yung mga kuwanan eh, puti-puti-puti. Nawa na kay ning agi mag may gauan. Katong gauan na kusog. Oh. Kalata. Siya nga din, no? So yan ba de, so kung mga hindi kayo makaintindi ng Bisaya, so yung pinagsasabi namin doon na merong mga sili natin dito, no, na napipita na hulog lang yung mga bunga. So ang aming dahilan nga, nakita namin dahilan dito ba di yung mga spray, yung spray namin ng mga insecticide, yung pinaghalo-halo ba di. So maganda ito nung una, nakarfish pa kami ng mga ilang mga kilo. So pagkatapos yung inisprayhan namin ng mga halo-halo ba di, kasi yan yung nirisita ng aming technician dito. So nagaganyan na, nagalitsi-litsi na yung mga bunga. So natagak na yung ano, oh, hindi na, at saka nagkabutas-butas. So hindi maganda talaga ba din na ayan talaga ang ano, disadvantage ng palagi kang mag-spray. So kung ano ba din, mas maganda talaga ba din ay mag ano, hikayat ako mag-practice sa'yo ng organic farming. Kasi dito sa organic farming ba di, dito talaga nagsimula yung pinakamagandang tanim na makuha natin, yung organic farming. Katulad nito ba di, halos araw-araw, hindi naman araw-araw, sa laang lang mga ilang araw ba di, mag-spray ka na naman. So, hindi safe, hindi masyado safe kainin yung ating mga tanim ba di. Tsaka, tingnan nyo, mayroong mga nalalanta, yung mga bunga niya. So, hindi naman ito anthracnose ba di, nakikita ko na fungus na mga kadilanan ng mga pangu. Hindi naman siya nangungulot ba di, yung dahon, yung may iba na nangungulot. Lagay, katong pagkatapos na inisprayhan, yun yung nagsimula na siyang nangulot. So, yan yung disadvantage talaga ba di. So, nakita namin na huwag na tayo nga maniwala agad sa mga technician kasi yung mga technician ba di, hindi talaga yung expert sa pagugulay. No, para lang sila, para lang makabenta, meron silang sales, ganyan. Ay, kahit anong irisita nila, bibilihin naman natin kasi yan yung Pero ang kanilanan nun ba di, ay hindi. Ang kanilang pinaka-objectives dyan ay yung mataas lang sales. So, huwag kayong basta-basta maniwala sa mga technician ba di. Dapat nyo ano bang tawag nito? Dapat nyo malaman talaga, mag-research kayo ng ano yung pinaka-the best na gagawin ng ganito, ganyan para mapalago ng yung mga farming. So mag-adapt nga talaga tayo ng mga organic farming ba di para mas lalong gumanda at mas makales tayo sa ating farm at marami din tayo makuhang mga bunga. So ito ba di, inisprayhan din namin itong kalabasa kasi yung kalabasa namin dito ba di, katapos lang itong i-pruning ba di, kung kaya't ay anid ito ng foliar para madali lang siyang makarecover. So ayun na, tapos na rin itong diniligan ba di para madali lang i-absorb yung foliar na inispray natin. So mga ilang mga buwan ito ba di, ha, may bulaklak na dito. So na siya, mamulaklak na, magbubunga. So kinakailangan natin yung mga pollinators ito ba di, yung mga bubuyog nga, siya yung nag-pollinate sa mga bulaklak. Ayun, magkabunga siya. Or kung wala naman kayong mga nakikita mga pollinators ba di,
ay meron namang mga pwede naman natin i-manual yan, manual pollinator, pollinate, na magkuha ka lang ng male flower, ay kiss-kiss mo sa female. So pag nakiss-kiss mo yan ay mamulaklak na yan, mamumunga na yan, buddy. So yan yung ano lang, napakadali lang yan bating gawin. So dapat nating alagaan din ito, buddy, para maganda ang ating production sa ating kalabasa. Kasi mahal yung presyo ng kalabasa namin dito, buddy, sa amin. So yung kalabasa namin dito, buddy, ay nasa 30 pesos per kilo. So maganda na rin yung presyo na yan, buddy, nasa at saka yung aming tinanim dito ay nasa mga 500 hills. So marami-rami na rin, buddy. So ito yung ganito lang kalawak yung aming garden. So maliit lang, buddy, compared sa mga garden na nasa mga Mindanao areas na napakalaki. So yung aming dito, buddy, buhay-buhay lang. Magabawi lang sa ano, buddy, mga ating gastusin dito sa atin. At hindi na ay okay lang yan, buddy. Ayun, basta kay wala tayong nakatulong tayo sa ibang tao na meron silang trabaho. So ayan, ito na yun, tapos nang inisprayhan itong ating garden, buddy. So ayan, hintay lang tayo na magbunga ito ng marami at saka natin i-harvest. At ipapakita ko rin sa inyo, buddy, kapag ay nag-harvest na ilang kilo yung na-harvest natin dito, yung pinakaunang harvest. So nasa 400 nga puno ito lahat, buddy. So kunti lang nga, you know. So ayan, buddy, ay malapit na nakin na tapusin yung aking vlog. So salamat po talaga sa inyong panonood. So hindi ko kayo maisa-isa, buddy. So salamat talaga sa inyo, buddy. Hindi ko kayo makakalimutan. So ayun, stay safe kayo, buddy. Napakainit yung panahon ngayon. Stay hydrated. So ayun, salamat talaga sa inyo, buddy. Ayun, happy farming sa inyo. So kung meron kayong mga katanungan, buddy, no, ay please na pakicomment dyan sa baba. Sasagutin natin yan. Replyan ko kayo kung meron niyo kayong mga katanungan. So ayan, kung meron niyo mga merong mga ads na lumalabas, huwag kayo mag-skip. Ayun, bye-bye. See you in the next video, mga buddy. Ingat palagi. Stay safe. Bye-bye.